Hello everyone, welcome back dito sa aking channel at maraming salamat for stopping by guys. This is your love reading. Alamin natin ang ganap. Current feelings, energies ni person. Pero bago lahat, happy Halloween. So maraming salamat for all your support. Thank you at parati kayo nagbabalik. Thank you sa inyong guys, comments, likes, lalo na yung likes. At yung mga nag-donate through super thanks, no? Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. At, ayun. At sana okay kayo lahat dyan, no? Alright, so, keep an open mind. This reading will not resonate to each and every one of you. I'm just reading a general, energies for the general. It's a collective. So, kaya nga, take what resonates. Huwag niyong pinagpipilitan. Kung hindi kayo makarelate, it's just fine. Do not take this seriously, guys. Kasi yung iba na apektuhan, nakita ko yung mga comment nyo, ganito, ganyan, ganyan. So, kung saan ka lang makaka-resonate? Kung hindi kayo mayaman, okay lang yun. Kung hindi ka binabalikan, okay lang din yun, guys. Kasi may kanya-kanya tayong timeline, may kanya-kanya tayong phases in life. Depende rin to kung anong pinagkakabalan mo. So, you need, before you watch, maganda ka, huwag ka na manood eh, kung negative ang mindset mo. No, maganda, huwag ka na manood, huwag ka nang, para hindi ka maapektuhan. Yun lang masasabi. Kung laki manonood ng mga any online na narinig mo parati pa ulit-ulit ka dito, yayaman ka, pero hindi naman nangyayari. So, kasi depende ito sa gawain mo rin. Depende rin ito sa mga ginagawa mo sa buhay. At kung hindi ka binalikan, pero sabi mo, babalikan ka, ganyan-ganyan, or na maasa ka na babalikan ka, pero hindi mo babalik, baka kagustuhan na rin ni universe yun para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi mas chaotic pag bumalik ka pa kay toxic. Ganun din, siguro hindi pa umangat ang buhay mo, baka tinuturuan ka rin ng universe para matuto na paangatin ang sarili mo, lumaban. No? Kaya yung mga nagko-comment na, wala nangyari eh. Kasi po, it starts with you eh. It's from within. So siguro ang perception mo sa labas ay negatibo lahat. Kaya lahat ng negative na absorb mo rin. No? Kaya nga be grateful, yun ang parang pinakauna kong masasuggest. Practice gratitude. And pag parating ka nagte-thank you every time you wake up or whatever, any small things, good, small or big things, magpasalamat ka, may food, clothing, shelter ka, hindi ka binilik sa toxic, it means you're in that phase in your life na happy ka, masaya ka, whether you have or not. And once you say your thank yous, your gratitude, ay pansinin mo, hindi man siya in an instant eh. Pero after a year, after a couple of months, may changes na sa buhay mo. Believe me, nanggaling ako dyan. Kasi I practice guys yung kay Bob, yung I'm happy and grateful now. Nasa YouTube yan, ulit-ulit mo yung pakinggan. Ako yung pinapakinggan ko eh. I'm happy and grateful. Dapat damang-dama mo din. Hindi yung basta sinasabi mo lang na I'm happy, pero nakasimangot ka. So happy talaga, i-feel mo na grateful ka, na mayamang ka, na magaling ka. I-feel mo, idamahin mo. Kaya nga, sinasabi ko rin, sinasuggest ko, makinig ka kay Neville Goddard na teachings. No, feeling is the secret. Kung meron kayong libro nun, basahin mo yon. Available din yung mga EPUB online, I think. Or you can buy it for 20 pesos sa Orange na app. Kasi pwede mo naman yung basahin sa computer mo, cellphone mo, da-download mo lang yung PDF. No? So, yun. Kaya yung iba dyan na nag-negative ang reaction, it means something is wrong. And you need to align with the divine. Siguro hindi ka naka-align sa kanya eh. You keep on complaining. Anyway, ayoko na pabain. yun lang napansin ko sa mga viewers ko dyan na nagko-comment, ba daw hindi bumabalik. Eh, siguro talaga hindi pwede o ayaw ni universe. Okay guys, so kung sino lang makaka-resonate, then let's do this. Kasi kahit naman ako, nung una nagsibago rin ako mag-establish ito. Nakikinig din ako sa mga online tarot readers. Yung iba doon tumutugma, iba hindi rin. So, okay lang kung hindi nangyari. Dapat you have to be sports, no? Okay, so let's see. Anong meron dito? Stability, financial. Baka ito yung current situation. Ni person mo, no? Pera, o ikaw yung stable. Ikaw yung maganda ang buhay. This could be you or your person. At successful. Ayan. Career, success in your career and secure sa kapirahan. At ito na yung sitwasyon natin. Meron ditong walang tiwala. Nagdududa daw. Kasi merong past betrayals.
So, maybe you're dealing with someone ay mag-commit kasi nasaktan siya. Oh, tsaka hindi siya, wala siyang backbone. They are like hesitant to face challenges. Kasi pwedeng energy mo to, on niya. Ito naman, pwedeng energy mo din, on energy niya. Kasi this is a genderless reading. So, pwedeng energy mo to, on niya. Kasi meron ditong energy of regret. No? Someone is struggling. Someone is frustrated, confused. So, I'm not sure what's going on. Maybe ang issue nga ay pera kasi someone is successful or focused. Siguro, ito yung tipong ang inuuna, ang priority ay money instead of you or the situation or the relationship. No? So, sa, kasi, or maybe you're dealing with a wealthy person. Kasi kayo nakakalamta mo, puro pera to. Ito may mga na, hawak niya pera. Ito rin pera. So maybe sa excuse me. So maybe someone is successful in their career or business. Pero yung isa napapabayaan, kaya yung iba nawawalan ng tiwala, nagdududa kung mahal pa ba or kami pa ba, nasa sitwasyon pa tayo. Na-overwhelm siya with frustrations, no? Tsaka health, hindi inaalagaan ng sarili. Maybe may sintomas na pero hindi lang mapatingin. Tinatago, nililihim ang sakit o kung ano naramdaman, which is hindi rin maganda, dapat sinasabi or ipaalam mo. O pwedeng ikaw din ito or siya, or maybe someone is really affected, that's why their health is also affected. Alam mo yun? Somebody left, somebody abandoned, somebody has trust issues, somebody felt insecure. Kasi meron ding, eto guys, sa atin lang. Sa bagay, may mga lalaki din. Pero usually kasi may mga lalaki din pala na they feel insecure if the girl or the female is earning more. Merong mga ganun. Hindi lahat. Kasi meron din ako mga na-experience na ganyan eh. Yung lalaki, parang the usual regular job, of course. Kaya ko lang sinabi yun. Kasi yung asawa niya, sa aeroplano nag-work like stewardess ata. And then, ang sahod ng babae, syempre mas malaki kumpara sa kanya. Siya, 9 to 5 ata siya eh, yung lalaki. So, sinishare ko lang sa inyo. So, yun nga. So, dumating yung point na nag-confine yung guy sa akin kasi siya yung kakalala ko. At yung girl is, siyempre, postura, ganda. No? And then, na-insecure siya. Dumating yung point. Kasi, naging distant na sila eh. Lalo na ang trabaho ng babae nasa ibang bansa. So, lalo siyang na-insecure kasi nalaman niya na may iba na pala yung babae. Tapos, pero bago yun, kinukumpit niya dahil parang feeling nga niya, hindi enough yung kinikita niya kumpara dun sa asawa niya. Asawa niya pa man din yun. Wala pa silang anak eh. So, before pa lang sila nag-asawa, alam na niya na ang mundo ng babae ay pa-abroad, alis, ito, postura, pamuso yung trabaho. No? Kasi mga stewardess, ano ba sila sa taas? Ang ganda lang pakinggan, pero para rin silang katulong. Di ba? I mean, no offense pala, or no hard feelings. Kasi ano sila eh, di ba, pagsisilbi. Para silang maid sa aeroplano, nagsisilbi. Yun lang, maganda doon. Nakakapunta kasi ibang bansa. Oh, huwag kayo magalit sa akin, mga stewardess. Hindi, ang akin lang is, I'm just telling you, for some of you, na feeling insecure na, oh, bakit ito, piloto, ganyan. And they are just the same. Yun lang, kaya lang malaking sweldo nila kasi risky, at risk sila eh. Nasa aeroplano, eh, paano kung, di ba, at risk yung ano. Kaya siyempre, malaki ang sahod doon. Sino ba naman malakas ang loob na gusto mag-aeroplano, biyahe ka ng biyahe? Di ba? Merong iba takot sa flight. So anyway, but the thing is, yun nga, tingin ko, parang ganun yung comparison or yung level ng inyong relationship. Someone is earning higher and the other person made like insecure or felt insecure or low self-esteem. Kaya nawala ng tiwala, nagdududa. Kasi nakikita niya na gumaganda ng buhay. Marami siyang sociable, naging sociable siya lalo kasi alam mo yun, marami siyang kaibigan, kumukonekta siya sa mga may kaya and everything. Kaya, pati yung health na pabayaan. So, I'm not sure if this is you, yung nagsasuffer, ito siya. Or baliktad, ikaw yung mayaman, siya yung nagsasuffer. So, kung alin man kayo dito. No? So, tingnan natin ang mga, ano to? Excuse me, guys. Tingnan din natin ang tarot cards. Ang ginagamit ko ay si Horror. Tama ba? Ah, zombie. I am using the zombie tarot para sa mga ng ghost. And then, this is just for the holidays. Kasi, syempre, meron din naman ako mga horror cards. So, yeah.
Yung mga ito, guys, yung mga nagtatanong, nabibili ko siya sa Amazon and Orange, si Shopee. Yun ang mga suki ko. Dati, may book depository, pero nagsara na si book depository. Yung from London at ayun, o UK, wala na sila eh. Maganda rin ang mga balanan, tsaka mas mura. Yun lang, pagdating sa post office, meron din, may bayad, 200. Anyway, so let's see, anong meron sa tarot cards mo? For situation or feelings. Oh, fire energy. Puro night. So mukhang ito ay action. Kikilos. May apology pa. Oh, may apology, guys. Knight of Wands is someone that is attracted sa inyo, passionate sa iyo. They will also more likely take action. May apology. Antindi nito, nagsiserve siya sa alon. So intense ang feelings ni person sa iyo. Oh, kaya pala. So siguro nahihirapan din siya. Obviously kasi parang yun nga, they felt insecure, they felt unappreciated. Or maybe this person still wants to work the relationship with you. Kasi they're coming forward eh. Pero kung hindi naman, isa pang scenario na nakikita ko rito. Maybe you're dealing with two person. You're dealing with one na successful pero libog lang. No, parang dalawang energy to eh. Yung isa rito, possible na one night stand lang. Yung isa, siya yung na-insecure, pero sincere ang feelings. So, pwedeng dalawang tao o iisang tao lang to. Kayo nakakaalam. Meron tayong Queen of Wands eh. Someone is still going to take action. We have Queen of Swords, but it's in reverse. Ayan, no? They are really passionate about this connection. And someone is really bitter. Ayaw niyang matapos yung relationship. Para sa kanya, kayo pa din. Ikaw, kinat mo eh. I don't know kung sino nag-cut. May nag-cut, pero hindi. There's still a communication. There will still be coming back. They're still gonna say, oh, tayo ulit. They're still gonna say, kumusta ka na? Maybe hindi kanya sasabihin kung ano tayo eh. Baka ang mangyari dito, mangungumusta lang siya. And then, parang walang nangyari. The usual, no? It's like, kumusta ka na, na-miss kita, or something like, kahit walang miss, pero parang nagpapahaging siya. Alam mo yun, you can feel by the tone of the voice, or by the way they message you, on how they deliver the text, the words, no? Kasi parang this person is, kundi ko nakakamali, parang, this person is kinda, nag-hold ng grudge, or, what I feel is more on sinisisi niya yung sarili niya. Biniblame din niya yung sarili niya. So, ang dami ko nakuha ng energy. Parang naka-reverse kasi nga itong Queen of Swords. So parang sinisisi niya yung sarili niya at nagiging bitter na siya na parang they wanna end their life instead of disconnection. Parang yun, biniblame niya yung sarili niya eh. Kaya nga siguro they're working things on their own. That's why kasi kung isang tao lang ito, they really want to come, take action, and apologize. I can still feel na itong tao ito is still into you, they're attracted sa'yo, there's a passionate chemistry here. Siguro ang sexy mo, kaya mahal na mahal ka nito, trip na trip ka niya, or vice versa din. Parang, kita mo, kahit nabalina yung kamay niya, ang galing, putol na yung braso niya. But they stood up. Even if they're hurt, they stood up. Even if, kumbaga, they will stand your ground and defend or profess their true feelings for you. Kaya, look, hawak niya yung brain. But of course, ano lang naman to kay, just an energy na this is me, sinuko ko na, and all I want is you. And even if I'm hurt, I will still fight for this feeling. Yan ang naririnig ko dito, guys. Knight of Wands, passionate Queen of Wands. Ganun din, very passionate siya, guys. I don't know, siguro nagparamdam na to.
meron ako nakita na nagparamdam na, pero parang you don't like. Oh, may 8 of wands pa kayo. Fast card, fast energy. 8 of wands, communication. They wanna get in touch. Imagine mo, nakatakong ka, siya naka-rollerblade. So, syempre, mabilis nga naman siya. So, yun ang gusto niya mangyari. Inabol ka niya eh. Kasi galing siya dito, bigla naging swoosh. Ayun, oh, nakita mo ba yung trail nung arrow? Kasi ikaw talaga yung pakay niya. Ayun, oh, yung arrow from likod, ayun yung guhit, ayun yung pattern, tas ayan, tas naging ganun. So, ikaw talaga yung pakay nito. Baka LDR kayo. So, yun, baka you're dealing with a foreigner but doesn't have to be then. Or talagang physically apart lang kayo. But now, ayan, no? Ikaw talaga yung gusto niya eh. They realize their faults, their mistake. Kasi, siguro sinasaktan niya na yung sarili niya. Alam mo, may ganun tao eh. We don't know what's going on in their room or if they're living solo. Kasi talagang this person was regretful. Ace of Wands. Anong outcome ito, guys? So, may pag-regret si person. And this time, they want a new beginning. May apology din. Again, pwedeng baliktaran, baka ikaw ito or siya. Ayan, oh, they're unhappy. Ten of Cups is in reverse. It's block. It's because of their fault. They realize na namimiss ka na niya talaga ng sobra. Kaya, darating niya sa point na nagsisenti siya. They're lonely. They're unhappy about what they did. No? Oh, may mga bata dito, baka may anak kayo, namimiss niya. So that's why, isa yon sa dahilan din kung bakit gusto niyang bumalik o kumunik sa'yo muli. Kasi may mga ganito naman tao na nagsisisi, pero depende rin kung gaano kabigat ang kasalanan. No? But Ace of Wands, they really want to reignite the passion. Naniwala ka man o hindi, I feel that this person will really come forward. Dahil, unang-una talaga, may nararamdaman siya. Isa yun. Aminado rin naman siya na may siguro insecurity siya or siguro they feel not enough. Kaya yun nga, sinira ko sa inyong kwento. Niligaw-ligawan niya ulit yung asawa niya, yung babae na stewardess. Niligaw-ligawan niya, binalikan niya. Kasi alam niya na yung magiging cold niya. Kasi naging sentimental na siya or emotional na siya noon eh. Parang, kasi nga ang taas ng sweldo o pati nagbabiyahe. Madalas lang sila makita, let's say, for twice a month. Kasi madalas talaga yung babae nasa abroad. Kaya, alam mo yun, talagang antindi ng sakripisyo niya. So, tiniis niya pa rin. Hinabol-habol na yung babae, yung asawa niya. Hanggang ngayon sila pa rin, guys. No? Kasi mahal din naman siya ng babae. Nagloko, pero pinatawad niya eh. Pinatawad niya. Sabi niya, fling-fling lang daw, or boss lang daw, or something. Ayan, no, kita mo. We have Five of Cups, regret. And the star is in reverse. Could be dealing with Aquarius, guys, or water energies. And tingin ko din na this is an indication na parang nawawala na siya ng pag-asa. Kasi nga ba, haring binlock mo, kaya nagsisisi talaga siya sa mga nagawa niya sa inyo. Kaya gusto niya talaga, as much as possible, habulin ka, i-rekindle itong relationship ninyo para patunayan sa'yo na gusto niyang ituloy itong relation, ipaglalaban nga niya. No? Ayan, no? We have Four of Wands, the 11-11 card. This is the outcome. Talagang they are going to, kasi they feel like you are a part of them. They feel like they belong to you. Kumbaga nakaramdam siya ng comfort sa'yo eh. In other words, nakaramdam siya ng happiness sa'yo. So, maaaring itutuloy niya yung kasal kung meron man na plano. Pero kung ito ay kasal na kayo, they really want to stabilize the relationship. Kasi stability to energy. Sa iba, celebration ito. Four of Wands is the 11-11 card. We have fire signs, we have air signs, we have water signs. Wala tayong earth. Walang earth sign dito. Yung tatlong elements. No? Sobrang regret niya, guys. Kaya pala, yung person mo, gagawa ng paraan. Nakikipag-communicate siya eh. Ayan, no?
The Knight of Cups is a sincere feelings, emotions. Kaya yung outcome dito, pag nag-aayos kayong dalawa, it's still reparable. That's what I'm picking up. Kasi nga, Four of Wands is, pinag-merge uli kayo, pinagtagpo kayong muli. Siguro hindi man ngayon, bukas, makalawa. Again, ayoko kayong paasahin. Pwede after 4 years, 4 months, 4 days, 4 weeks. Hindi natin masasabi. Depende ito sa kagustuhan ng universe. Kaya nga, always, ano ka lang, keep an open mind. Tsaka, kung gusto mo na magpaligaw sa iba, huwag mo siyang i-entertain. Kasi, or siguro, pwedeng you can tell this person na meron ka ng bago. You just have to be upfront then. Kasi depende, baka may bago ka na talaga. Siya naman babalik. So, umaasa siya. Maganda na rin maging direkta ka. Or unless, gusto mo pa rin siya. Di, yung sabi ko sa inyo, either dalawa, meron ka ng bago, or siya pa rin, siya yung isa na nagre-regret at hingi ng apology. Pero kung ayaw mo na sa kanya, leave that person alone. Leave your ex alone. And doon ka na sa bago. Pero siguro, you just have to open it up sa kanya na, oh, meron na akong iba na ito na yung nakuha ko, ganyan-ganyan, ito na yung date ko, or something, ganon. Pero kung wala naman, at isang tao lang ito, definitely, may feelings, kikilos, nagsisi, gustong buuin muli. Yun ang mga nakuha ko na energy. They choose you. They chose you, pala. Chose. Maling aking pronunciation. So, pinipili ka niya, guys. Hindi ka daw maniniwala. Kilabutan ka pa raw, pero ikaw yung pinipili niya for a lifetime. Now, that's what we call a reputation. So, ikaw yung pinipili niya. Tingnan ko kung meron pa magandang message. Ano bang message? Pinipili ka talaga niya. So, ikaw talaga yung gusto niya. Ikaw yung mahal niya. They will come back. Again, hindi lang instant. Who knows? Kaya, kung ikaw ay bukas pang iyong puso sa kanya, why not? Kung sarado na, di tell them. Or parang niya siya umasa. I go where you go. Oh. So, ito yung person na willing to do everything for you. No? May healing kayo. Ayan, no? Hearts broken too long begin to heal. Oh, so pinipili ka niya and may healing. Ano ba tong barahang ito? Ganda rin to eh. Ito siya guys. Notes from the universe of love and connection. So again, tingnan ko pa. Kung mayroon pa magandang message for you. Para naman ma-inspire ka. A confirmation. Kung pinipili niya and there's healing. This person is willing to adjust. Ito naman, do something new, something different. Sabi rin dito, habang hindi pa siya mabalik, focus on yourself. Kaya pala, do something new, something different. Kasi sabi din sa likod, ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? So, wag mo itutok yung attention and time mo sa kanya. Dumitouch ka muna. At kapag nag-detach ka, babalik to. Yan ah. Siguro dumistansya ka muna. Hayaan mo siya. Kung meron siyang kausap, hayaan mo siya. Kasi kung kayo-kayo eh. Ako malaking paniniwala ko doon. Kung hindi, hindi. Diba? Baka nung pagpipilit yung tao sa isang ayaw na sa'yo, anong mapapala mo doon? And then, don't blame the cards. Disclaimer ulit, don't blame the cards. Kasi ang dami nagninisi dyan. Nakakatawa yung mga comment nyo. Don't blame the cards kung di ba mabalik. Hindi ko na makontrol yan, guys. Hindi natin control lang buhay eh. Kaya nga, I always tell you to, practice gratitude. And, syempre, mag-pray ka din. No? Kasi, yun lang ang pwede. Yun lang ang masasuggest ko sa inyo. Dahil, ang universe, pag yan naman ang kumilos, magugulat ka sa sorpresa niyan. Kaya, yun lang, no? So, yun na nakuha ko sa inyo, guys. And good luck sa inyo.